Hindi tinanggap ni Pangulong Noynoy Aquino ang pagbibitiw sa pwesto ni Budget Secretary Butch Abad. Ito'y sa kabila na mapanawagan ng ilang grupo at ilang matataas na opisyal na mag-resign si Abad. Si Abad ang itinuturong utak ng DAP o ng Disbursement Acceleration Program na idineklara kamakailan ng Korte Suprema na unconstitutional ang ilang bahagi kamakailan. Hirit naman ang oposisyon, tila hindi raw seryoso ang tangkang pagre-resign ni Abad. Nananatili namang tikom ang bibig ni Abad sa gitna ng mga batikos. My report, si Ruth Cabal. Just resign. The honorable thing to do for him is to resign. This is a question of honor. Ito ang kabi-kabilang panawagan ng mga kritiko ng Disbursement Acceleration Program o DAP, ang pagbibitiw ng tinuturong arkitekto umano nito, si Budget Secretary Butch Abad. Yesterday, Secretary Abad gave me a letter tendering his resignation from the cabinet. And I've considered the same. And I've decided not to accept his resignation. And let me explain why. Kanina mismong si Pangulong Noynoy Aquino na ang nagsalita at sumalag sa mga pinupukol kay Abad. Mananatili raw si Abad sa kanyang gabinete. In the current atmosphere is that was bad for our people. Even our most vociferous critics grant that DAP has benefited our people. To accept his resignation is to assign to him a wrong. And then I cannot accept the notion that doing right by our people is a wrong. Sinabi niya ito sa cabinet meeting kanina sa Malacanang para sa presentation ng 2015 national budget. Pulong na karaniwang hindi bukas sa media. Pero kanina pumayag pa siyang ipa-live telecast ito. Ang man of the hour na si Abad, walang imik. At hanggang ngayon ay hindi pa nagbibigay ng pahayag. Sa gitna naman ng palakpakan si Vice President Jejomar Binay, tahimik lang. Sa isang pahayag, sinabi ni Binay na nirerespeto niya ang naging desisyon ng Pangulo. Ang mga leader ng oposisyon, hindi kumbinsido. Bad script, bad acting, bad faith. Ano ba ang alam ni Secretary Abad na sikreto? O baka natatakot si Pangulo na kung matatanggal si Secretary Abad, hilahin na rin siya ni Secretary Abad na kasama. Pwede naman daw kasing mag-tender ng irrevocable resignation si Secretary Abad kung gusto niya talagang magbitiw ayon naman kay Senator J.V. Ejercito. Hamon niya sa Pangulo, isa publiko ang listahan ng lahat ng napuntahan ng DAP at kung saan ito nang galing. Pero mukhang parte lang ito ng script para siguro humupa yung mounting calls for his resignation being the author of DAP. Sa pahayag naman ni Congressman Nery Colmenares ng Bayan Muna, sinabi nitong taktika lamang daw ito ng Pangulo. Kapag pinrotektahan niya raw kasi si Abad, ay pinoprotektahan niya na rin ang kanyang sarili. Inaprubahan ni Pangulong Aquino ang DAP na paraan daw para pasiglahin ang nananamlay na ekonomiya noong taong 2011. Ang pondo raw ay mula sa savings o natipid na budget ng mga ahensya ng gobyerno. Giit ni Colmenares, marapat lang daw sampahan ng impeachment complaint si Aquino at papanagutin si Abad. Kanina nagrally sa harapan ng DBM ang grupong Gabriela. Hindi man lang daw kasi naramdaman ang mga mahihirap ang DAP. Nananawagan na yung ipinangako sa kanilang pera na tulong para sila ay ma-relocate ay ibigay na. Pero depensa ng grupong Black and White Movement, may maganda naman daw na naidulot ang DAP sa bayan. Maraming magandang lumabas, no? Dahil sa paggamit ng mga pondo sa DAP. Yung Project NOAA, ang paggawa ng mga ospital, mga eskwelahan, mga infrastructure projects. Pinatawag na ng Senado si Budget Secretary Abad para sa pagdinig ng Finance Committee sa issue ng DAP. Ruth Cabal, GMA News.